Isang taong puno at siksik ng pagmamahal at pangarap. Isang lalaking mayroong napakalaking puso para sa mga taong mahal niya. Ngunit, paano nga ba mamumuhay si Christoph sa mundong mapanghusga at mapangmata? May itsura nga ba ang tagumpay at pag-ibig? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1... Buong-buo at purong-puro kung umibig. Sa panahong nagkalat na ang mga paasa at manlulokong mga tao, ay masasabing bihira na lamang ang kagaya ni Christoph na stick to one at loyal sa kanyang minamahal. Si Christoph ay isang gwapo at matipunong lalaki. Kilabot ng kababaihan at kilalang chick magnet dahil sa kanyang pagiging singer ng isang banda. At dahil dito ay nakilala niya ang kanyang maganda at sexing kasintahan na si Pearl. Mula nang makilala ni Christoph ang dalagang si Pearl, ay hindi na ito tumingin pa sa iba at ibinuhos ng binata ang kanyang buong atensyon sa dalaga. Sa katunayan ay nakikita na ni Christoph ang kanyang sarili na si Pearl na nga ang babaeng dadalhin nito sa altar at makakasama niya habang buhay. Dahil dito ay nagsumikap ng husto si Christoph para pag-ipunan na ang kanilang future ni Pearl. Babe, guess what? Umalis na ako sa pagbabanda and I'm starting up a new business. Masayang wika ni Christoph. What, babe? Seryoso ka? Kung kailan sumisikat na kayo, eh, tsaka ka pa umalis. Business? Wala kang kasiguraduhan dyan. Ano namang alam mo sa business, babe? Gulat at medyo painis na wika naman ni Pearl. Ah, don't worry, babe. Nakapag-ipon ako para sa business na uumpisahan ko. Pinaghandaan ko to, babe. At nararamdaman ko, this is going to be something big in the future. Just believe in me, babe. Para to sa future natin. Nakangiting wika ni Christoph. Okay, babe. Sabi mo eh. Naku, pasalamat ka. Kinikilig pa rin ako sa'yo. Maikling sambit ni Pearl na hindi pa rin maitago ang kanyang pagkadismaya sa balita ng kanyang boyfriend. Lumipas ang ilang buwan at naging abala si Christoph sa kanyang inuumpisahang negosyo. Ngunit, sadyang napakahirap mag-umpisa ng negosyo. Kaya naman, bakas din kay Christoph ang pagod at puyat para unti-unti niyang mapalago ang pangarap niyang business. Ngunit sa kabila ng pagiging busy ng binata, ay pinipilit pa rin itong paglaanan ng panahon at oras ang kanyang mahal na si Pearl. Babe, ilang buwan na ang nakakalipas. But look at you, wala pa rin nangyayari dyan sa pinagmamalaki mong business. My gosh, sabi na nga ba eh, mali ang desisyon mo. Nagsasayang ka lang talaga ng oras dyan eh. Mataray na wika ni Pearl. Babe, relax ka lang. Just trust me, okay? Medyo sablay lang lately yung mga marketing strategies ko eh. Tsaka alam mo naman na ako lang ang gumagawa ng lahat ngayon. Wala pa kasi akong pampasweldo ng empleyado ko eh. Pero promise babe, hindi ako tumitigil sa pagsubok ng mga strategies. Just give me more time babe. Ibibigay ko sa iyo ang dream wedding na gusto mo. Naglalambing na wika naman ni Christoph. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi napapansin ng binata ang unti-unting pagbabago sa kanyang katawan. Hanggang sa ito ay tuluyan na ngang lumaki ng husto at ang dating matikas, matipuno at malahangk na pangangatawan ay naging triple na ang laki. Babe, ano ba naman yung itsura mo na? Alam mo, hindi na talaga kita kilala. Ang laki-laki mo na. I mean, ang pangit mo na, babe. No kidding.
Malakas na wika ni Pearl habang tinitignan ng masama si Christoph. Oo nga baby, di ko din alam kung bakit bigla akong lumobo ng ganito. Actually, hindi naman ako malakas kumain eh. Yun nga lang, nawalan lang talaga ako ng time na magpunta sa gym kasi sobrang busy ko na. By the way, finally babe, nakakuha na ako ng first client ko. Wika ng masayang si Christoph. Nang akma na sanang yayakapin ni Christoph si Pearl, ay nadurog ang kanyang puso sa ginawa ng dalaga. Babe, ano ba? Sorry ha, pero kasi nakakadiri na yung katawan mo ngayon. Halika dito Christoph. Ayan ka oh, halos di ka na nga magkasya dyan sa salamin para makita mo ng buo ang katawan mo. You know what? I really can't take you anymore. Malditang wika ni Pearl pagkatapos itong hilain si Christoph sa harap ng salamin. Pero babe, pag naging okay na ang business ko, makakabalik na rin ako sa gym. Promise, mag-workout ako para sa'yo. Lahat naman gagawin ko para sa'yo babe eh. Ikaw ang buhay ko Pearl, alam mo yan. Maluhaluhang wika ni Christoph. You're hopeless and pathetic Christoph. Yung business mo, umpisa pa lang alam kong wala ka nang mararating dyan eh. Pinagpipilitan mo pa. Tsaka, yung katawan mo, sa itsura mong yan, kahit buong taon ka sa gym, hindi na yan babalik pa sa dati. I'm over you. Break na tayo. Painsultong wika ni Pearl, sabay itinulak niya palayo ang binata at umalis ng mabilis. Agad namang sinundan ni Christoph ang kotseng minamaneho ni Pearl. At walang kamalay-malay ang binata na mangyayari pala ang hindi nito inaasahan. Sa isang kondo dumiretso si Pearl at isang lalaki ang sumalubong sa dalaga. Agad na lumapit si Christoph sa kinaroroonan ni Pearl at ng lalaki. Babe, mag-usap naman tayo. Please give me a chance. We need to talk. Umiiyak na wika ni Christoph. Huwag mo na nga akong tawaging babe. Di mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Break na tayo. Tsaka may boyfriend na ako. At malayong malayo naman siya sa'yo. Nakikita mo ba itong si Greg? Ikaw na mismo ang magkumpara sa sarili mo. Oh, di ba? Nakakahiya pag tumabi ka sa kanya. Mayaman, gwapo, hunk. Hindi kagaya mong miserable at nakakadiri. Malditang wika ni Pearl. Matapos magsalita ng masasakit si Pearl kay Christoph, ay hinila na siya papasok ng bago nitong boyfriend na si Greg at sila ay nagtatawanan habang naglalakad papuntang elevator. Wala nang nagawa pa si Christoph kundi umuwi na lamang naluhaan at punong-puno ng hinanakit ang kanyang puso at buong pagkatao. Labis na nadurog si Christoph sa ginawang iyon ni Pearl sa kanya. Ang babaeng dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap ay iniwan na lamang siya ng basta-basta para sumama sa lalaking mas mayaman at mas matipuno sa kanya. Hindi maalis sa isip ni Christoph kung gaano katagal na kaya siyang niloloko ni Pearl. Makalipas ang ilang araw na pagkalugmok dahil sa pangyayari, ay muling nakakuha naman ng lakas ng loob mula sa kanyang pamilya si Christoph. Pinagtuunan niya ng panahon ang kanyang negosyo at kanyang sarili. Ginugol niya ang kanyang oras sa mga productive na mga bagay upang makalimot sa masalimuot na sinapit niya dahil kay Pearl. Lumipas ang ilang taon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang pamilyar na tao ang kanyang muling nakita. Subalit, umiwas na lamang si Christoph at mas pinili nito ang kanyang pagkakaroon ng katahimikan at siya ay dumiretso na lamang sa kanyang opisina. Ngunit sadya yatang pilit silang pinagtatagpo ng babaeng matagal na niyang kinalimutan. Sir, andito na po yung next applicant. Wika ng sekretary ni Christoph. Okay. Papasukin niyo na siya for the interview. Thanks. Wika naman ni Christoph. Christoph? Ikaw nga! Gulat na wika ng babaeng aplikante. Pearl? It's you! What a small world! Are you applying here? Gulat ding wika ni Christoph. So,
ikaw ba yung sinasabi nilang owner ng company na magkakandak ng final interview? Nagtatakang wika ni Pearl. Yes. Are you ready? Maikling sagot naman ni Christoph. Lingid pala sa kaalaman ni Pearl ay naging matagumpay ang negosyong inumpisahan ni Christoph noong sila ay magkasintahan pa. At sa paglipas pala ng panahon ay naging isa na ito sa pinakamalaking production company sa bansa. Christoph, you know what? I am so sorry for what I did. I know I was wrong, but you know, I have changed. Maayos pa natin to. I'm single now, at pwede pa tayong magkabalikan. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. I am willing to accept you again in my life. Nagsisisi at nagmamakaawang wika ni Pearl. Pearl, please, let's not talk about this. This is your final interview, remember? Sagot naman ni Christoph. But Christoph, I still love you. Wala na kami ni Greg. Tayo na lang ulit, babe. Malambing na sambit ni Pearl, sabay hawak sa kamay ni Christoph. Anong babe? Stop it, Pearl. You still love me? Ngayong nakita mo na successful na ako? Ngayong nakita mo na maganda na ulit ang katawan ko? Sambit naman ni Christoph. You know, Christoph, we can start over again. Kalimutan na natin yung nakaraan. Matagal na yun. Things have changed. People change. I'm wiser now. And here I am, making myself available for you. Umaasang wika ni Pearl. Look at this ring, Pearl. I am married now. She was my doctor noong iniwan mo ako. Alam mo ba, matapos mo akong iwanan, nalaman ko na kaya pala biglang lumaki ang katawan ko noon ay dahil sa isang karamdaman. At dahil doon ay nakilala ko ang isang taong sinamahan akong gumaling at hindi naglaon ay minahal ako ng buong buo. At siya ay si Dr. Carlene, my wife. Siya ang doktor na nagpagaling sa sakit ko. At alam mo, Pearl, maliban sa pamilya ko, siya lang ang taong naniwala at sumuporta sa kakayahan at pangarap ko. Hindi siya kagaya mo na ni kahit minsan ay hindi man lang nag-atubiling iparamdam sa akin na importante ako sa buhay mo. Naiiyak na wika ni Christoph. Honey, sorry to interrupt you. May patient ako na potential client din sa company. Actually, consider it a close deal na. We've already talked about it. He just want to meet you personally for the contract signing. Here is the business card. Duman lang ako dito to personally tell you the great news. Balik na ako sa hospital, honey. I love you. Oh, wait. What's happening here? Is everything okay? Parang naiyak ka ba, honey? Wika ng asawa ni Christoph na si Doc Carlene. No, honey. I'm okay. Yes, by the way, honey, this is Pearl. She'll be having her final interview. You know her, right? Pangiting wika naman ni Christoph. Subalit dahil sa labis na kahihiyan, ay bigla na lamang tumakbo palabas si Pearl habang umiiyak dahil sa pagsisisi at panghihinayang sa maginawa niya noon kay Christoph. At nasabi lamang niya sa kanyang sarili na sana ay hindi niya ginawa iyon kay Christoph. Sana pala ay masaya na ang buhay ni Pearl at hindi na siya naghihirap dahil matapos pala siyang iwanan noon ni Greg ay naging miserable na ang buhay ni Pearl kaya hanggang ngayon ay wala pa rin siyang stable na trabaho. Labis-labis ang pagsisisi noon ni Pearl dahil hindi din sila nagtagal ni Greg. Ipinagpalit din pala siya ni Greg noon matapos itong pagsawaan si Pearl at naghanap ito ng mas batang babae upang ipalit kay Pearl. Samantala, ay nagpatuloy na nanamuhay ng payapa at masaya si Christoph kasama ang kanyang mahal na asawa at isang anak. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ng ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!